umaga mga mag-aaral, ako nga pala si Jokers A. Goko, ang inyong magiging guro o tawagin nyo na lang ako bilang Sir Goko. Ang unang tatalakayin natin ngayon sa Araling Palipunan ay tungkol sa mga bayani kung ano ang kanilang nagawa noong sinakop tayo ng mga Espanyol. Mga mag-aaral, handa na ba kayo sa pag-aaralan natin ngayon? Mga bayani ng Pilipinas at ang kanilang nagawa. Jose Rizal, ang pambansang bayani ng Pilipinas na lumaban sa mga Kastila sa pamamagitan ng kanyang mga nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo noong panahon ng pananakop ng Espanya sa bansa. Andres Bonifacio, siya ay isang Pilipinong revolusyonaryo at bayani na nagtatag ng kataas-taasan, kagalang-galangan na katipunan ng mga anak ng bayan o katipunan, isang lihim na lipunan na nakatuon sa pakipaglaban sa mga Espanyol na sumakop sa Pilipinas. General Antonio Luna, itinuturing na isa sa pinakamatapang at pinakamagaling na general sa panahon ng Revolusyonaryong Pilipino. Isa siya sa pinakahinahangaang bayani ng Pilipinas. Apolinario Mabini, siya ay kilala bilang dakilang paralitiko at utak ng revolusyon. Isa siya sa mga bumuhay ng La Liga Filipina na siyang nagbigay suporta sa knusang pangreporma. Emilio Aguinaldo, pinamunuan niya ang pwersa ng Pilipinas sa unang laban sa Espanya noong mga huling taon ng Revolusyonaryong Pilipino. At pagkatapos ay sa digmaang Espanyol-Amerikano at sa laban sa Estados Unidos sa panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano. Emilio Jacinto, isa siya sa mga pinakamataas na opisyal ng Revolusyonaryong Pilipino at isa sa pinakamataas na opisyal ng Katipunan. Kilala siya sa mga aklat-aralin sa kasaysayan ng Pilipinas bilang utak ng Katipunan. Francisco Balagtas Baltasar, siya ay kilala bilang prinsipe ng manunulang Tagalog at itinuturing na William Shakespeare ng Pilipinas para sa kanyang kontribusyon at impluensya sa panitikang Pilipino. Ang sikat na romantikong pag-iibigan ng 19th na siglo, ang Florante at Laura, ay ang kanyang pinakamainam na likha. Gabriela Silang, ang matapang na asawa ng lider ng Ilocanong maghihimagsik na si Diego Silang. Pasunod ng pagkamatay ng kanyang asawa, pinamunuan niya ang grupo sa himagsikan laban sa mga Kastila. Gregorio Del Pilar, isa sa pinakabatang general ng Pilipinas noong panahon ng Revolusyonaryong Pilipino at digmaang Pilipino-Amerikano. Kilala siya sa kanyang matagumpay na pag-atake sa mga kuwartel ng Espanyol sa Paumbong, sa labanan sa Quengua, at sa kanyang huling paglaban sa labanan sa Tirad-Pas at sa panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano. Josefa Llanes Escola, kilala bilang leader ng Civico, tagapagturo at tagapagtatag ng Girl Scout of the Philippines. Sa panahon ng pananakop ng Hapon, siya ay pinapatay sa hinala ng pagiging isang tagasimpatya ng mga gerilya. Juan Luna, isang Pilipinong pintor at bayani. Kilala siya para sa kanyang larawang Scapularium, isang dibuho ng pagkakaladkad ng mga bangkay ng mga natalong gladiator sa Colosseum sa Roma. Ang nakakapagbagbag damdaming eksenang ito ay maaaring itulad sa mga kasawian ng mga Pilipino sa ilalim ng Espanya. Lapu-Lapu, itinuturing ni isa sa pinakadakilang figura ng sinaunang kasaysayan ng Pilipinas. Isa siya sa unang lumaban sa pananakop ng Espanya dahilan upang napatay niya si Ferdinand Magellan.
Manuel L. Quezon, kilala bilang ama ng wikang Filipino. Tinagurian ding ama ng Republika ng Pilipinas. Siya ang naging unang pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas sa ilalim ng pamahalang Amerikano noong simula ng ika-20 siglo. Marcelo H. Del Pilar, isang propagandista at satiristang irebolusyonaryong Pilipino. Sinikap niyang itaguyod ang makabayang sentimiento ng mga ilustradong Pilipino o burguesya laban sa imperialismong Espanyol. Melchora Aquino, revolusyonaryong Pilipino na kilala bilang Tandang Sora dahil sa kanyang edad. Siya ay kilala rin bilang ina ng katipunan, ina ng himagsikan at ina ng balintawak para sa kanyang mga kontribusyon. Ramon Magsaysay, ang 7th pangulo ng Pilipinas na kilala bilang presidente ng masang Pilipino. Bilang pangulo, binuksan niya ang pintuan sa mga mamamayan kung saan sila ay binigyan ng pagkakataong lumapit sa kanya ng direkta at bigyan sila ng higit na kalayaan upang ipahayag ang kanilang pagdurusa. Magpahanggang ngayon, ang kanyang pamumuno at kabutihan ay ang mga katangiang hinahanap ng mga Pilipino para sa isang leader. Teodora Alonzo, ang ina ng pambansang bayani ng Pilipinas na si Jose Rizal. Bilang unang guro ni Rizal, nagkaroon siya ng malalim na impluwensya sa kanyang pag-unlad at naging inspirasyon siya sa pagkuha niya ng medisina. Bilang ina ng isang itinuturing na kaaway ng mga otoridad ng Espanyol, si Teodora ay madalas na nagiging target. Sumama rin siya kay Rizal sa pagkakatapon nito sa dapitan.